Good evening, everyone. Dahil po sa medyo bumibilis na pagkalat ng COVID-19 infection dito sa Hong Kong, nagbaba po ang Hong Kong Labor Department at Center for Health Protection ng advisory para sa mga returning OFWs, particularly po yung mga nanggagaling sa Pilipinas dahil isa po ang Pilipinas sa mga tinuturing na high-risk country. So ang requirement na ito ay ang pagkakaroon ng certification na ikaw ay negatibo sa COVID-19. At ang testing nito ay isasagawa 72 hours bago ang nakatakdang oras ng flight mo pabalik dito sa Hong Kong. Isasagawa po ito sa mga certified COVID-19 testing centers sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ito po ay dapat nagkakalaman din ng iyong Hong Kong ID or passport number para nakakasiguro na ang resulta ay sa'yo. At isa pa po, dapat meron din silang maipakitang katunayan na sila ay merong reservation sa isa sa mga quarantine facilities dito sa Hong Kong na tutuluyan nila sa oras na dumating sila dito. Dahil kailangan sila i-isolate at hindi sila po pwedeng dumiretso sa kani-kanyang mga employers. At isang paalala po, dapat ito lahat ay shoulder ng inyong mga employers magmula sa pagpapatest at hanggang sa facilities na tutuluyan dito. I'm not sure kung ito ay libre or paid. Basta ang pagkakaalam ko po, lahat na expenses ay dapat babayaran ng ating mga amo. Yun lang po. At sana po ay mag-iingat, magdodobling ingat tayo, lalo na po sa pagbibiyahe. Dahil parang nandun po yung risk, yung mataas na risk. Kasi halos majority po sa mga bumabalik dito na nanggaling ng Pilipinas, nagtitest po sila, nagpa-positive sila. So, siguro nakukuha nila to through flights or whatever sa airport. Siguro hindi natin alam. So, dapat po doble-dobling ingat mga kababayan. Magdasal po at habang nandiyan pa sa Pilipinas, palakasin po natin ang ating immune system kung maaari lang po. Dapat siguraduhin na na yung katawan ninyo ay nasa maayos na nakalagayan. Ganun, kasi hindi naman po natin maiiwasan talaga na bumalik dito, lalong-lalo na sa sitwasyon din dyan sa Pilipinas na talagang nangangailangan tayo ng trabaho sa mga sandaling ito. Kaya hindi rin natin talaga maiiwasan na bumalik kahit na gustuhin man natin na magstay na muna at dyan na muna sa ating mga pamilya at huwag na munang lalayo, huwag lalabas ng bansa. Pero minsan wala tayong choice dahil kailangan nating magtrabaho, syempre dahil kailangan ng ating mga pamilya. Kaya mga kababayan, ingat-ingat po palagi, doble-doble ingat, dapat malakas ang resistensya. God bless us all po at magdasal lang palagi. Maraming salamat po. Yun lang po.